Sabi dito mga kababayan sa balita, First Lady Lisa Marcos pasok sa 52 most fashionable personalities sa coronation ni King Charles. Malamang manggalaiti sa galit mga kababayan, yung mga laging pinupuna yung ating First Lady Lisa Marcos sa pagiging badoy daw. Ano ba? Kasi yung pananamit ng First Lady natin ngayon, hindi tulad ng nanay ni President Bongbong Marcos. Ay, nakarecover na pala siya, no? Si First Lady, former First Lady Imelda Marcos. Yung angioplasty surgery, may nagbara kasi sa artery niya. Yun ang ano, announcement ngayon ni Super Ate Aimee Solution, Senator Aimee Marcos. Okay na si First Lady Imelda Marcos. So going back dito, mga kababayan, siguradong malungkot ngayon yung mga critics ni First Lady Lisa Marcos. Bakit anya nangyari yon? Ano anya nangyari? Napakaganda naman talaga yung pananamit ng ating First Lady Lisa Marcos, o di ba? Para ding si Imelda Marcos, mga kababayan, talagang fashionable. Pero si Mrs. Lisa, kasi kwan lang siya, simple kong manamit. Pero nang coronation ni King Charles, nagsuot siya ng napakagandang damit talaga. Siyempre, dapat pinagandaan yon. It is an event of a lifetime. Ika nga. Di ba? Nanonood yung buong mundo. Kaya isinuot ni Lisa Marcos yung pinakang maganda niya na damit. So sabi rito, bukod sa naging coronation ni King Charles III, isa rin sa agaw atensyon ay ang mga magagarang kasuotan ng mga dumalo sa espesyal na okasyon. At isa sa mga nag-stand out. Kinakantsawan kasi si Lisa Marcos sa kanyang pananamit nung inauguration ng ating Pangulo. Di ba? Kahit yung inauguration ni Inday Sara, napakasimple kasi yung pananamit at pinagsabihan pa ng mga dilawang critics na napakabadoy ni Lisa Marcos. Kaya talaga, mas magaling pa kayo kay Lisa Marcos sa pananamit. Alta susyudad si Lisa Marcos. Di ba? Socialite. Araneta family. You see? So sabi rito, isa sa nag-stand out talaga daw yung kay First Lady Lisa Marcos. Sa katunayan nga, pang 46 spot siya sa most fashionable personalities. Ito yung marurunong tumingin sa pananamit ng mga sikat. O, di ba? Most fashionable, pang 46 spot siya. Most fashionable personalities ayon sa British media na Telegraph. O, inggit kayo ngayon, mamatay kayo sa inggit. Rumampa si Mrs. Lisa suot ang kulay powder blue na Filipiniana, nagawa ng Pinoy designer na si Paul Cabral. Ito ang maganda sa mga Marcoses po. Proud sila sa pagiging Filipino. Yung pananamit ni kahit yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Indonesia po, ipakita ko mamaya. Yung lahat ng mga ASEAN leaders po, nagpaka-Amerikana, pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinili niya na barong Tagalog po, nagawa sa pinya. Yun ang kanyang isunuot para yung ating kultura, yung ating sariling ating pananamit ay makilala ng buong mundo. Yun, mga kababayan, ang may totoong pagmamahal sa ating bayan.
We have to be proud ng sariling atin po, sariling ating gawa. So, Filipina na po, nagawa ng Pinoy designer na si Paul Cabral. Ah. Kasama ng First Lady sa listahan ang ilan pang sikat na personalidad gaya nina Katy Perry, Dame Emma Thompson, yung mga Hollywood, Jill Biden, yung asawa ni ano ni kung siguro to ni Baygon at Olena Zelensky, kabilang din sa most fashionable personalities ang ilang British royal family. So ka-level po sila ng mga royal family, at least sa pananamit. And you know, si Mrs. Marcos, si Imelda Marcos po, personal friend po ni King Charles. Personal friend. Magkikita ninyo ang mga pictures nila noon. Mga kababayan na talagang makikita mo yung closeness nila sa isa't isa. Nirigaluan nga ni Mrs. Marcos ng isang tawag dito. Speedboat po. Ang pangalan, Imelda. Noong panahon po, na-discussion na natin dito, na-ikwento na natin dito. So, kabilang po yung British royal family na sina Duchess of Edinburgh, Princess Beatrice, at Sarah Tyndall. Sabi rito, magugunitang kinoronahan nitong May 6 si King Charles matapos pumanaw noong September 2022 ang kanyang ina na si Queen Elizabeth II. Ang Archbishop of Canterbury ang naglagay ng 360-year-old St. Edward's Crown sa ulo ng hari habang siya ay nakaupo sa 14th century throne sa Westminster Abbey. Alam na natin ito. Ang nabanggit na coronation ay nasaksihan ng hindi bababa sa 100 world leaders at milyong-milyong mga nanonood sa telebisyon. So kasama doon mga kababayan sa nakikita ng mga tao sa buong mundo, yung ating Pangulo at First Lady na nakagayak ng napakagandang ano, Filipiniana. Di ba? Kabilang sa mga dumalo sa magarbong event ay ang ating Pangulo na si President Bongbong Marcos at ang kanyang misis. Personal siyang naimbita eh, yung ating Pangulo na Bongbong Marcos. Kasi kalaro niya sa polo, kalaro niya mga kababayan, kasi anak siya ng presidente eh. Si King Charles naman, anak ni, ano, ni Queen Elizabeth. And many times during the time of Apolakay, sa pag-travel ng mag-asawa abroad, lalo na doon sa, no, sa Britanya, kasama si Bongbong, si President Bongbong Marcos, nung bata pa siya. Kaya personal na kakilala at kaibigan po. Tingnan ninyo yung pananamit, mga kababayan, talagang napakaganda ng pananamit, mga kababayan, ni First Lady Lisa Marcos. Ayan, ah. Kaya napansin siya, mga kababayan, ng mga fashionista sa buong mundo, yung mga marurunong tumingin ng maganda, hindi tulad ng mga dilawan dito na mga vloggers. What? Dilawang DDS vlogger, laging sinisiraan po at pinipintasan yung pananamit ng ating First Lady, pati yung paglalakad po na gumigiwang-giwang anya. Ano ba? Ginawa ng mga videos at inedit nila para pasamain yung itsura ng ating ng ating First Lady. At yung damit ikinompare sa kortina. What? Di ba? Ganon kasama ang mga dilawan.
Assuming kayo na magaling kayo sa fashion. Di ba? O, baka lang mga kababayan gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay pa? O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.